Sige, buntot-buntot pala mga kababayan. Sige, buntot-buntot pala ng China. Una, surveillance sa ship. Ngayon, ang pinadala na nila, warship na, para mag-monitor sa ating balikatan na military exercises dito sa West Philippine Sea. Ito po yung balita ngayon galing sa ABS-CBN. China deploys warship to continue monitoring balikatan drills in the West Philippine Sea. Di ano, anya, Mr. Marabillas, ang tingin mo dyan, desidido na ba yung China? Intimidation po. Ayaw kasi nila siyempre na umalis dyan para hindi naman po sila mapahiya. Ang ini-intimidate nila, yung ating mga mamamayang Filipino, and support the propaganda ng mga minions nila dito, na mga politiko, na ang sabi nila, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay gustong kaladkarin sa gira, proxy war, ang ating bansa with America. Nag-gets na po ninyo kung bakit nila ito ginagawa? Pati nga po dito sa amin, nakarating na yung ano, yung mga Chinese. Nasa karagatan na po ng Bicol Region, Catanduanes. Yan ang sabi rito po. Armed forces detects unauthorized presence of Chinese research vessel near Catanduanes. Matindi talaga niya, Mr. Marabillas. Matindi po, kaya importante talaga ang patuloy nating engagement with our allied countries. Tuloy-tuloy lang ang ating balikatan. Kasi pag hindi po, lalamunin tayo ng mga Chinese. Kasi ang dami na nilang kasabwat po dito sa Pilipinas. Kaya sabi po ni General Browner, dapat anya na isailalim natin sa training yung ating mga Army Reservists for Territorial Defense. Yan po. Pero ang nakakatuwa mga kababayan, yung ating mga kabataan na totoong may pagmamahal sa ating bayan ay naging aktibo na po sila. Ayan po ang sabi rito, youth groups back firm stand on the West Philippine Sea. Various youth groups from Metro Manila in the provinces of Zambales, Pampanga, Bulacan, Laguna, in Cavite gathered in Sampaloc, Manila to voice their support for the programs and policies of President Ferdinand Marcos Jr. regarding the territorial dispute in the West Philippine Sea between the Philippines and China. So nagising bigla yung damdamin mga kababayan ng ating mga kabataan, sumuporta na at pinapakita nila through ano, movements. Hindi po tulad ng grupo ni Mau Diggs na panggugulo sa ating bansa. Buti na lang na-cancel po yung kanilang na-usog rally, destabilization rally doon sa Bustos, Bulacan. Sinisisibagaan niya, Mr. Marabillas, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Drama man lang nila yun po. Kasi hindi man sila nakakuha po ng support mula sa mga mamamayan ng Bulacan at mga karatig lalawigan. Pero anya, Mr. Marabillas, ano nangyari doon sa Binyo? Private property yon. Nakipag-deal yung caretaker po. E nagalit yung may-ari. Bakit anya pumasok? Pinadala yung kanyang abogado po para palayasin yung mga intruders doon, mga trespassers. Nakipag-secret deal din pala. Parang yung dating Pangulong Mau Diggs. Nakipag-secret deal sa China base sa mismong revelasyon ni Harimau. Unauthorized po ng may-ari. Ayon, kaya napilitan silang i-cancel. Illegal entry po. Parang yung talagang mana po kay Xi Jinping. Unauthorized yung kanilang pagpasok sa West Philippine Sea natin. Yung mga minions nila, ganun din. Unauthorized. Ang kausap po, hindi man po autorisado, caretaker lang po siya. Kaya sinabon po, pinaliguan po ng sermon, pinagalitan ng attorney. Pasok ang niya ng pasok sa kontrata. O ito niya, si Hilario. Yung pangalan ng caretaker, ikaso ninyo. Bagatapos ang tinuturo yung ating napakabait na Pangulong
BBM. BBM. E wala man pong kinalaman dun sa cancellation. Ang nag-cancela po, yung mga local government ano, officials, hindi sila inauthorized na magsagawa po ng destabilization rally. Kasi alam na nila kung ano yung laman, panggugulo lang po, pagmumura, pag-aliposta sa ating Pangulo, madamay pa sila. Di ba? Ibig sabihin, inauthorize nila yung pagsasagawa ng panggugulo. Hindi po maaari yon. Yung ating mga local officials, sabi nga po natin, ang mandato nila i-preserve ang peace in order. Tama po? Hindi yung hayaan yung mga grupo na nanggugulo na ang backer po, foreign power. Tama po? So mabuhay itong mga kabataan, mga kababayan, nagising na po sila. So sabi dito sa balita, led by the newly established Alliance sa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, around 1,000 youth leaders gathered along Morayta where a short play was presented to illustrate the collective unity of the people against the continued harassment and bullying by China's Coast Guard ships and Chinese maritime militia, vessels of Filipino ships and fishermen in the West Philippine Sea. Ayan po, atin ang West Philippine Sea. Ito yung mga dapat nating sinusuport, mga kababayan, na mga movements. Totoong may pagmamahal sa Pilipinas, hindi yung palikalik sa ano, sa ating flag. Tapos nga, yung kanilang sinasabi, defend the flag, pero pro-China. Saan ganyan pulutin, mga kababayan? Baliktad yung mga pinagsasabi. Pro-China ka. Yung interest ng China yung pinaglalaban mo. Inaayaan mo yung pagmamalabi sa West Philippine Sea. Pagkatapos, defend the flag. Kaninong flag? Tama ba? E di anya, Mr. Marabillas, flag ng China. Mismo, mga kababayan. So sabi dito sa balita, after the play, the group marched to Mindoro, where they lit candles, prayed for peace, and called for unity among Filipinos to defend and fight for the mandate given by the Filipino people to the Marcos administration against all threats and disunity. We think that the most important thing to end the CCG's harassment, intimidation, and bullying of our ships and fishermen in the West Philippine Sea is the strong unity of the Filipino people, from the highest leadership of the country down to the bottom, sabi po ni Rodolfo Arce Villena Jr., Abacada convener and spokesman. We also showed through the staging of a short play that if Filipinos are united to act together and stand up, it is not far that we will be able to settle the misunderstanding of both sides peacefully, sabi po niya. Ito yung dapat na no, pinakikinggan natin, yung mga speeches. Hindi yung ang marinig mo doon sa rally, lahat pagmumura. He said the youth wants the voice to be heard in condemning the harassment and intimidation of Philippine ships and Filipino fishermen, and that this is not a solution to the territorial dispute. China must respect the maritime rights of the Philippines for the sake of peace. Filipinos should unite and stand up to defend the country's sovereignty, sabi po ni Villena. Dapat na niya naihanda natin yung mga kabataan to be able to help defend our country in case anything happens. ROTC is one of three components of the National Service Training Program, or NSTP, the Civic Education and Defense Preparedness Program for Filipino College Students. Kaya sabi po ni Browner, kailangan na niya na yung Army Reservist ay i-training for territorial defense. So ito po yung tamang direksyon na ginagawa natin. Tingnan ninyo sa ibang bansa, sa South Korea, ganun po sila. Kahit mga artista po, may ano, compulsory military training. Sa Israel, ganun din po. Ang purpose po is hindi tayo makipag-away, is to defend the country from foreign ano invasion. Kaya ito po yung ginagawa sa balikatan, military
exercises na ginagawa ngayon. Ayun, nakabuntot yung China. Ayan po. At 6 a.m. PLA Navy Vessel 50570, also known as Chinese Frigate Huangshan, was seen monitoring the Balikatan exercises naval convoy some 50 nautical miles west of Palawan. Wala naman silang challenges na inisyo kanina since ang distance nila medyo malayo, nasa 9 nautical miles. Sabi po ni Commander Marco Sandado, commanding officer po ng BRP Davao del Sur. Sa tingin ko, hindi naman magiging concern yon. Presently, we are conducting activities na safe and dire-diretso at successful naman yung different serials natin for the day. Sabi ni Sandalo, after 9 hours, PLA Navy Surveillance Vessel 793 took the place of the warship and resumed its shadowing tactics. Paminsan-minsan, pasulpot-sulpot, paminsan-minsan, nandyan sila tapos biglang nawawala. So ang importante na mamonitor natin ang kanilang presence at na ipapahatid natin yung kanilang movement sa higher headquarters. So, hindi man sila po ano, hindi man sila humaharang o mag-attempt na mag-blockade po kasi magkakasubukan pag nagkaganon. So tingin natin po, gusto lang nila na ipaabot yung mensahe nila sa atin na hindi sila nasisindak para hindi naman mapaya. Pero hindi man yan aatake po. Pag umatake sila, mga kababayan, yung full force ng Allied Forces, mga kababayan, ang makakalaban nila, mapupulbos po sila. Kaya hanggang pabuntot-buntot lang sila. Madaling sabi, bumahag yung buntot ng China. Pero anya, Mr. Marabiles, bakit pati dyan sa inyo nakarating na yung Chinese vessel? Ganun po katindi. The more na dapat po tayo mag-ready. Kasi walang pagrespeto po sa international law itong mga Chinese. Dito na sila sa karagatan ng Bicol Region. Oh. Survey ship, mga kababayan. Nandito siya. Ito yung Bicol Region, mga kababayan. Ito yung Catanduanes. Nandito, naispatan ng ating mga authorities. So sabi dyan, Armed Forces detects an authorized presence of Chinese research vessel near Catanduanes. Ang pangalan niya, Xin Kuo. The vessel was spotted on April 25, approximately 60.9 nautical miles east of Rapu-Rapu Island in Albay. Dito po sa amin. According to reports from the Tactical Operations Wing ng Southern Luzon, who conducted maritime patrol on April 27, the vessel was observed lying in the area with no personnel visible on the main deck. Despite several attempts to establish contact with the vessel through regular radio channels, all efforts were unsuccessful, indicating a lack of responsiveness or willingness to engage. The armed forces emphasizes its vigilance in monitoring unauthorized research vessels in Philippine maritime territory. Nearby vessels have been tasked with enhanced surveillance and reporting. Furthermore, the armed forces is coordinating with relevant agencies to address the unauthorized presence and investigate any potential illegal activities within the country's exclusive economic zone, ensuring the security and protection of Philippine waters. Kailangan siguro palayasin ninyo sila dyan. Padala kayo ng mas malaking vessel, yung Coast Guard natin. Pag hindi, iyon ang kakasanayan po nila, yung mag-intrude. Ganyan ang ugali ng mga Chinese. Kahit dito sa atin, yung mga kalupaan natin, yung mga magugulang na mga Chinese, sila na yung may-ari ng mga malalawak na kalupaan, yung mga Filipino nasa squatter. O diba? Nakasanayan nila, mga kababayan. Kaya sa bawat lungsod natin, may Chinatown. Di bali sana kung sila ay pinili na nilang maging mamamayan natin, mga Filipino-Chinese, na minahal na yung ating bansa. Di ba? Walang problema yon. Kasi tayo din ang mga Filipino. Gusto din nating tumira sa ibang bansa, limbawa sa Amerika and Europe, looking for greener pasture. Ayos lang yan. Pero dapat, pag nandun ka, you respect the national laws.
of the country. Hindi yung pumunta ka doon para mag-spy. Kaya iniimbestiga mga kababayan yung mga alleged spies na mga students, Chinese nationals. Galit yung Chinese community kasi xenophobiaan niya. Hindi man po ganon. Kaya sabi po ni Congressman Barbers, walang masama ang magsuspitsa. So kailangan na niyang imbestigahan natin kasi baka hindi man mga authorized sila, mga illegal aliens. Worse, kung mga Chinese spy sila. Na alam naman natin po na we have conflict dito sa sa West Philippine Sea. Ayan man lang po, mga kababayan. Magkaisa po tayo. We have to support our president and we reject ito pong mga instrumento ng China rito. Alam na ninyo kung sino-sino sila. Yung mga ginagamit na mga kababayan natin na siguro nasilaw sa, alam na ninyo po, may mga vested self-interest po sila, pang sarili lang. Ingatan po natin, iisa lang po yung ating bansa. Dapat kung gaano kamahal ng ating mga noble heroes yung ating bansa, ganun din po dapat tayo. Kasi pamana sa atin ng ating mga national heroes, sila yung mga nagsakripisyo po, nagbuwis ng buhay, pagkatapos isosurrender lang natin sa mga dayuhan po. Paano ang ating mga future generation po? Tama? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.